Sa ibang balita naman, puspusa na ang ginagawang paghahanda sa Manila North Cemetery para sa inaasahang pagbabalik ng pre-pandemic na sitwasyon sa paggunita ng undas. At live mula Maynila, nagpapatrol Michael Delizo. Michael, ano ba ang inaasahang sistema ngayong undas? Karen, ibabalik na yung setup dito sa Manila North Cemetery sa nakagawian tuwing undas bago ang pandemya. Dito sa likod ko, magsisetup ulit dyan ng mga tent para sa inspection area. Magkakaroon ng lane para sa mga lalaki, sa babae, sa mga senior citizen at sa mga PWD o may mga kapansanan. Yung mga nagtitinda naman dito sa paligid, iaatras pa yan, patatabihin sila para hindi makaabala sa mga tao. Sumasakit na ang tuhod ng 65-anyos na si Alicia dahil sa haba ng nilalakad sa loob ng Manila North Cemetery. Kinatsaga niya ang paglalakad dahil 30 pesos ang pamasahe sa tricycle papasok. Nagsasakripisyo din siya dahil ayaw niyang gumamit ng banyo sa sementeryo. Ayok. Narurumihan ako eh. Walang kain, walang ano. Ganon. Oo. Dalawa lang ang CR sa Manila North Cemetery at malayo-layong lakaran bago ito marating. Hirap malayo mag-CR dito, kaya kailangan bago ka pumasok, mag-CR ka na para hindi ka na makikiano doon. Ito rin ang isa sa mga nasita ni Manila Mayor Hani Lacuna sa inspeksyon kanina, kaya ura-uradang ipinarenovate ang CR. Magpapalagay din ng 60 portable toilet sa panahon ng undas, pati ang lumang arko ipinaayos na rin. Ipinabaklas naman ang poster, tarpaulin at iba pang campaign materials na naiwan sa nagdaang halalan. Meron pa pong mga ibang hinahabol na binigay ko pong instructions kay Director Yayay Castañeda na sana po ay magawa na agad ng paraan bago pa ho dagsain tayo sa October 29. Pinag-aaralan na rin ang paglalagay ng trike sa loob ng sementeryo para ibiyahe ang mga senior citizen at iba pang may special needs. Pero sigurado na ang pagpapagamit ng libreng wheelchair sa mga mahihirapang maglakad. Puspusan din ang paghahanda sa seguridad ng Manila Police. Nagsagawa ng offline kalugad ang pulisya kaninang madaling araw kung saan tinipon ang higit 30 individual na nadatnan sa loob, kabilang ang ilang residente, 4 ang nasitang minor de edad. 3 ang arestado sa droga habang 1 ang may arrest warrant. Yung mga bibisita ngayon, huwag po kayong mag-alala kasi safe po kayo dito. Sa Manila South Cemetery, may mga bumibisita na rin kahit madaling araw para makaiwas sa maraming tao. Magpapalinis po sana kami, kaso lang bawal na po hanggang ano na lang po. Magsisindi na lang po ng kandila at saka magpapadasal na lang po, lagyan ng flower. Sa San Juan, nag-inspeksyon din si Mayor Francis Zamora sa sementeryo. Nanindigan si Zamora na optional lang ang pagsusuot ng face mask sa sementeryo kung hindi naman naabot sa 50% ang kapasidad. Mas mahaba rin ang oras sa San Juan Cemetery na 6:00 ng umaga hanggang hating gabi mula Sabado hanggang Miyerkules para hindi umano magsiksikan ang mga tao sa maikling oras. Sa Quezon City, ipatutupad ang no face mask, no entry sa mga sementeryo. No overnight stay sa mga pampublikong sementeryo, pero may ibang diskresyon ang mga pribadong sementeryo. Susunod rin kami, i-decongest namin yung bilang ng mga tao na bumibisita. October 29, 7:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sabalit simula October 30 hanggang November 1, papayagan namin yung mga pamilya na makadalaw overnight. Sa Manila Memorial Park sa Parañaque, papayagan din ang overnight stay sa Lunes at Martes. Ayon sa PNP-NCRPO, aabot sa higit 10,000 ang itinalagang pulisya, augmentation unit at advocacy groups para magbantay ng seguridad at kaayusan sa undas. Karen simula sa Sabado ay isasara na o hindi na papasukin yung mga sasakyan dito sa loob ng sementeryo. Isasara naman para sa mga motorista ang maraming kalsada sa paligid nito. Makikita po ang buong detalye ng road closure, rerouting at parking plans sa Facebook page ng Manila North Cemetery. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Karen. Alright, Michael, isang tanong lang. Kumpirmado ba na bago papasukin sa Manila North Cemetery ay hihingan ka ng vaccination card? Dapat bakunado ka? Kanina nilinaw yan ni Mayor Hani Lacuna, Karen, no? Ang sabi niya,
Para sa mga edad 12 pababa, dapat fully vaccinated, magpepresenta sila ng vaccination card. Ngayon, para doon sa mga adults, pwede na niyang papasukin. Pwede na papasukin dito yung mga hindi pa bakunado pero hinihimok niya yung mga residente o yung mga papasok dito sa sementeryo na magpabakuna muna bago nga yung inaasahang pagdagsa ng mga tao para sa undas, Karen. Oo, pero Michael, nangangahulugan ba nakihingan pa ng vaccination certificate ang mga adults, ika nga? Yung mga bata, hihingan. Pero kapag ikaw ay above 18, kailangan pa ba? Yun ay hindi na, Karen. Hindi na kailangan magpresenta ng vaccination card o vaccination certificate kung ikaw ay adult. 12 years old pataas, Karen. All right, thank you. 12 years old pataas. Maraming salamat, Michael Delizo, nag-uulat ng live.